Tama niyo ako! Gago! May plano ka man tumakas sa akin? Hayop ka! Tawa niyo ako sabi! Tarantado akong bata ka eh! Sana yung pera ko! Wala kang hiya! Tingin ko yun! Boom! Gusto mo ba mamatay na ngayon? Ha? Boss! Relax! Huwag munang patayin yan! Sino mapapayad ang utang niyan kung patay na yan? Tungkol dyan, bigay mo. Irby, kapatid ko yan! Ano ginawa yun sa kapatid ko? Alam ko naman din. Dita basta-basta ang nangyong bata. Ngayon din. Gusto mo ba makita kapatid mo? May bibigay mo yung pera sa akin. Babayaran ko naman eh. Huwag mo lang itama yung kapatid ko! Ikaw? Ha! Naririnig mo ba sarili mo, Dylan? Ikaw? Magbabayad? Ano bang trabaho na lalaman mo? Ha! Di siya makasagot. Wala pala ito, boss eh. Alam mo ba magkano ang atraso mo sa akin? 10 milyon! Ganyan kalaki ang kailangan mong babayaran sa akin. May pera ako! At hindi matutumbasan ang pera mo ang kinakailangan kong halaga! Mag-isip-isip ka! Sa panahon ngayon, utak ang gamitin mo, huwag ang bibig mo! Uy, bata! Bigyan kita ng 3 araw. 3 araw lang! Kung hindi, ganit kong mangyayari sa'yo. Bata. Ha! Bobo! Bobo! So naman, Dylan, tama naman ang tita mo. Kailangan natin ang pera para mapatuloy ating negosyo. Isa ka pa, ha? Huwag minsan. Dylan, huwag na. Hindi lang ako saktan sinasabi niya. Alam kong kukunin na rin ako ng Diyos. At alam ko rin bibigyan ko sa inyo ang pera ko. Kung yun ay, kung hindi mo sasagot ng Dylan, yung aking mga katalaman. Dylan, sa'yo ko ibibigay ang lahat ng aking mana. Ano ba, Dad? Minahan ka, Deborah. Masasayin niyo rin naman yun. At nakasaad doon na di makakakuha ng porsyento si Dylan, yun ay kung di niya masasagot ang aking katanungan. Sige, Dad. If that's what you want. Total, kailan pa naman nagkaroon ng achievement ang paborito mo nga po? Di ba wala? Wala. Kawawan, Dylan. Siguraduhin mong masasagutan yung mga tanong. After all, confident na confident ang lolo mo sa'yo. Bibigyan kita na ba't makaraw yun? Malaki ang paniniwala ko na magtatagumpay ka. Hello? Ano ka naman sasagutin ko? Oshin! Ano yung sasabihin mo sa akin? Bilisan mo lang, ano? Mamatay ka sa akin. Dylan. Dylan, buntis ako.
sinasabi mo? Sabi ko, buntis ako. Hindi lang nung gagawin natin. Tatakot na ako. Sigurado ko bang akin yan? Ano bang pinagsasabi mo, Dylan? Alam mo, ikaw lang naging boyfriend ko. Patayin mo. Ano? Ang sabi ko, patayin mo yung bata. Ipa-abort mo. O, ewan ba sa'yo, alis mo yung sinagbubunan mo? Yun lang. Yun lang sabihin mo sakit. Bakit? Ano ba gusto mo sabihin ko, ha? Walang iya ka. Alam ko mali, pero dapat bang damayin mo isang inosenteng bata? E paano kung hindi ako ama ng dinadala mo? Ha? Ikaw? Tinagdagan mo ng mga problema ko eh. Yun ba? Yun ba tingin mo sa akin? Walang respeto sa sarili ko? May problema ka? Niwala ka ang ibang ginawa kundi uminom at magsugal. Yun na ba talaga salot mo? You're the worst. Di, tulungan na kita. Huwag kukunin yan! Hindi, okay lang. Sabi mo ka, di ba? Ano ba ang problema mo? Ano ka ba? Tulungan na kita eh. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Teka, teka, teka. Ano problema mo? Joyce? Ko ano? Di ka naman yung sasaktan eh. Pasensya na po. Di ko po sinasadya. Hindi mo naman yung kasalanan, iho. Joyce, halika. Magpahinga muna tayo. Pagpasensyan mo naman ako, ha? Ano kasi? Di, okay lang. Matanong lang. Ano pala nangyayari sa kanya? Ba't takot siya sa akin, Nina? Na-trauma kasi siya. Hinahasa siya. Alam mo, gagraduate na sana siya ngayon. Pero kahit ganun, pinili niya pa rin buhayin ang bata. Shane, huwag mo ipabort. Anong ginagawa mo? Ito ba? Binibigay ko lang sa kanila kung anong nararapat. Nararapat? So, parang ikaw si Robin Hood, ganun? Hindi naman. Inutosan ako lang sa mama na matag ko lang kayong pinagsisilbihan. Pwede ko bang makilala yung mama na sinasabi mo? Pauwi ka na ba? Sige, sabay mo na lang. Sabay mo na lang sa'yo. Sige, sure. Sir Kyle, andito na po kami. Ano problema? Malaki pala ng bahay na, mga sa labas, no? Oo, syempre, mansion na dito. Syempre, malaki. Hindi mo ibig sabihin. Akala ko mag-aaral sa loob, pero ito'y bakante? Magandang gabi po, Sir Kyle. Tapos ko lang po gawin yung lahat ng pinapagawa niyo sa akin. Thanks, Charlie. Umuwi ka na. Magkita na tayo bukas. So, anong kailangan mo? Dylan. Dylan po pangalan ko, Sir. Okay, Dylan. Umupo ka. Ano bang sadya mo dito at pumunta ka?
Nakita ko po kasi yung trabaho ng bata kanina. Wala akong maintindihan sa aking mga nakita. Well, tell me Dylan, ano bang hindi mo naintindihan? Na may nakita kang batang maraming dala? Na binibigay ito sa mga bahay-bahay? O dahil nakakita ka ng galak sa kailamaw ka sa oras na natanggap nila ang mga bagay na yun? Mayaman ako noon. Kasagsagan yun ang paghihikapos ng mga tao dito. Gutom, walang pera, kahirapan. Kaya naman, nagsasala sila ng mga gamit katumbas ng pera. Eh, bakit po? Noon, bawal ang ganitong transaksyon. At napapalusahan ng kamatayan ang sinumang lumabag sa utusan. Dahil kagustuhan kong tumulong, sino ba naman ako para hindi sila tulungan? Over the time, dahil nga sa sobrang kahirapan, di na nila kayang bayaran ang kanilang mga sinanla. Kaya ito'y nakatambak na lang sa aking bahay. Kaya ang ginagawa ko ngayon, binabalik ko kung ano lang sa kanila. Di ko po paintindihan. Ba't di nyo na lang po ibenta yung mga gamit na yun? Total, di naman nila kayang bayaran in the first place eh. But Dylan, money can't buy happiness. Tell me, ano bang nakita mo ekspresyon sa kanilang mga mukha? Galak, saya, tears of joy. Yes, sino ba naman ako para kunin ang kasiyahang nararamdaman nila sa mga simpleng bagay? Sir Kyle, may tanong ba ako sa inyo? Hello? Malapit ko na bang ako sa 10 million ko? Uno, maghintay ka lang. May nalalabi pa ako mga oras. Eh, ang kapatid mo, paghihintayin mo rin. Kapag di ako makapagpigil, huwag mong sasaktan, Sharpie! Huwag kang mag-alala. Hindi ko man makuha 10 million ko. Mag-enjoy naman ako sa kapatid. Mamaya, sa Sun Street, ingatan mong pera ko. Lolo, alam nyo, masasabihin ko sana ako. Bukol dun sa mga tanong na ibinigay mo sa akin. May sagot na ba ako, Lolo? Nalala niyo po yung unang tanong, Lo? Joyce, magtatanong sana ako. Ano bang gusto mo yung pangalan sa baby mo? Grace. Blessing kasi siya para sa akin. Grace. Ang ganang pangalan. So kung naisilang na si Grace, ano may papayang sa kanya? Ang buhay ay parang pera. Masaya. Marami kang makikita ng kain. Marik ka maglaro. Sumugal sa mga bagay-bagay. Minsan, hindi mo lang mababawi kung ano mga nabutin. Pero sorry, paglabas mo, meron na ito sa inyo. Dahil sa buhay ng tao, may nakalaang hapon. Ang kailangan mo lang dito. Alam mo, Lo? Magkakaapon ng bubis tuhod. Muntik ko na nga siya yung pa-abort. Pero, buti na lang po. Namulat ako sa katotohanan. Pinagbubuntis pa siya ni Shane. At sa pangalawang tanong, Lo? Para sa inyo po, ano ang tunay na kaligayahan? True happiness does not find its source in amassing material wealth or power. It cannot be seen, it cannot be touched. Makukuha mo lang yun at mararamdaman dito. Ayos sa panguli mong tanong, Lo. Isang binatang ilang direksyon sa buhay, sumuok sumagot. Isang taong gustong gawin
ang mga bagay. Pero hindi siya masaya. Nalulong sa bisyo. Dumating pa sa panahon na nadamay ang kapatid dahil sa gulong ginawa niya. Pero lo, may 5 oras na lang siya para itama ang kanyang mga malik. At gusto niya humingi ng tawad sa mga taong sa kanya. Sorry, lo. Promise mo, iligtas ko si Alvin. Lo, awad sa mga nakuha ko, lo. Itatama ko kung mali ko, lo. Ngako po yan. Saan ang kapatid ko? Dali na yan. Uno, nasaan ang kapatid ko? Ano? Ito ang kapatid mo, Dylan! Niloloko mo ba ako? Hindi si RV yan! Kilala ko kung sino ang kapatid ko, Uno! Ngayon, nasaan ang kapatid ko? Alam mo, Dylan, ayaw ko sa kukul pa ang plano ko. Wala na siya. Anong wala? Binenta ko. Mayamang tao bumili sa kanya na 50 milyon. Binenta ko at least. Nakaganti na ako. May 50 milyon pa ako. Yaka sige! Di ka nagsisikatan ng araw! Yaka! Uno! Ano ibig sabihin nito? Ako nga pala si Agent Rudolph. Bilib ako sa'yo, bata. Ito. Tahan mong kapatid mo. Salamat, Agent. RV! RV! Kuya! Kuya! RV! Kumusta? Sinaktan ka ba nila? What took you so long, Dylan? Kanina ka pa hinihintay ng kapatid mo. Ang ginagawa mo dito? Ako yung, alam mo na, 50 million. At eto pa. Alam mong hindi ka pa babayaan nun. Magawa mo man o hindi ang pinapagawa niya, sa'yo pa rin mapupunta ang mana. Abogado nga pala ako ng lolo mo. At yung utang, alam niya yun. Tara, uwi na tayo. Uy, kumusta ka na? Okay lang. Alam mo, magkakapamangkin ka na. Talaga? Kuya, paano mo ka nahanap? Nagtanong lang ako.